Sa mga ka-money magnet, naririto na naman tayo para sa isang pangpaswerteng hatid para pwede nyo itong gawin bukas, Sunday, at pwede to kahit anong oras. Dahil bukas ay Sunday, wala naman tayong gagawin o kung may pahinga man kayo, pwede nyo isingit ang paggawa ng isang pangpaswerteng ritual na gagamitan natin ng isang dahon ng laurel at syempre orasan. Alam nyo bang kung ang tahanan nyo ay may wall clock o mga orasan, kinakailangan po at siguraduhin nyong ito ay umaandar. At gagawaan po natin ang isang ritual para ngayong 9-11, Sunday po yan, sa ganap na alas 9 ng gabi, tandaan po ha, ngayong 9-11, bukas po Sunday, sa ganap na alas 9 ng gabi, ay kukuha ka lamang ng isang dahon ng laurel. Dahil napakaswerte po ng 9-11 na gagawin mo ang pangpaswerteng ritual na ganap na alas 9, basta't ang gagamitin nyo lamang pong orasan ay yung gumagana at umaandar. Alam naman po natin na wag po tayong gagamit ng mga orasan na hindi na po gumagana. Wag na wag po tayong gagamit ng mga bagay na sira na. Anumang bagay na hindi na maganda sa ating paningin, anumang bagay na hindi na maganda sa iyong pakiramdam, ay alisin mo na sa iyong tahanan sapagkat ito ay nagbibigay ng mabigat na pakiramdam. Kung ayaw mong maramdaman ang bigat ng pakiramdam, ay maaari mong alisin ang lahat ng bagay na nagpapahirap o nagpapabigat sa iyong nararamdaman. Ngunit sa pagkakataon na to, ang pangpaswerteng gagawin natin ay isang pangpaswerteng ritual na hindi magbibigay ng bigat, bagkos magbibigay ng gaang ng buhay. Isang pangpaswerteng ritual na gagamitan natin ang isang piraso ng dahon ng laurel na ang katumbas ay success. Pwede mong gawin ng 9-11 sa ganap na alas o alas 9 ng gabi. Ang gagawin mo lamang ay kukuha ka ng orasan. Itong orasan na to. At pagkatapos po, may isang dahon ng laurel. Ngayon po, kung meron kayong wishes, kahit anong pong panalangin na kahilingan na yan, ay ito'y maisasakatuparan natin, lalo't pangat ilalagay natin to sa ating mga orasan at isasabit naman natin ito sa ating tahanan. Alam naman po natin na ang katumbas ng dahon ng laurel ay success. At habang ikaw ay nagtatagumpay, ay nagiging successful sa buhay, yan ay dahil na rin inaakit mo to, minamanifest, at lagi kang positibo. Kaya't kumuha ng isang dahon ng laurel, dadasalan po natin yan at gagawaan po natin ang isang ritual. Isusulat po natin ang pinaka hinahangad po natin sa buhay. Halimbawa, gusto mong magkaroon ng 500,000, kiniklaim mo na na mapapasa kamay mo ang biglaang pera ay darating sa buhay mo. Ngayon, isulat mo lamang po ang 500,000 sa dahon ng laurel at ipasok mo po yan dito sa mismo sa orasan na gumagana. Nabubuksan naman po yan. Kung may mga orasan kayong nabubuksan, yun po yung gamitin natin para maipasok po natin ang isang dahon ng laurel na nadasalan natin at nagawaan natin ng ritual. At huwag mo pong kakalimutan na bago mo yan ipasok sa orasan ay nadasalan at naisulat mo na ang mga nais mong mangyari sa iyong buhay. At eto na nga po, nadikit na natin ang dahon ng laurel sa likod ng ating orasan. Pero kung itong orasan na to ay nabubuksan, pwede nyo itong ilagay sa loob kung saan hindi matatakpan yung number. Pero ako, dahil hirap akong buksan at may mga tornilyo, idinikit ko na lang po dito. Ang pagdidikit ng dahon ng laurel sa orasan kung saan ang bawat tunog, ang bawat ikot, ang bawat
ang bawat oras na lumilipas ay nagbibigay ng magandang motibasyon sa atin na sa bawat oras na lilipas ay darating ang pinapangarap natin at minimithin natin at hinihiling natin. Kung ano man ang hinihiling mo, isulat mo sa dahon ng laurel. Pwedeng nasa likod ng dahon ng laurel, pwedeng nasa harapan. Ako kasi nilagay ko sa likod para mas dikit siya sa orasan. Ngayon, hilingin mo po dito, kung 500,000, magkakaroon ako ng 500,000. Kiniklaim ko na magkakaroon ako ng 500,000. Ang 500,000 ay mapapa sa akin. I claim it. Sa bawat bagay na ginagawa mo, kapag gumawa ka ng isang bagay na pampaswerte, lalo pang't sinalihan natin ang isang orasan, na alam naman natin na ang orasan ay pwedeng magdulot ng kaswertihan at pwede ding magdulot ng kamalasan. Ngunit sabi ko nga, ang orasan na ginagamit natin ay buo at gumagana. Huwag na huwag kayong gagamit ng orasan na hindi na umiikot at hindi na gumagana at sira-sira na. Paggamit kasi ng orasan, ito'y magandang panghatak ng swerte. Sa bawat minuto o oras na lumilipas ay tinatawagan ito ang swerte na pumasok sa iyo. Kaya't iisipin mo palagi na sa bawat oras, sa bawat minutong lilipas, darating ang iyong hinahangad, papasok ang biglaang pera, makakamit mo ang inaasam at hinahangad mong halaga. Basta't palagi kong sinasabi na mas maganda po na may kulay red o touch ng red. Katulad nitong orasan na to, kulay red po yung mga numero dahil ang kulay red ay nag-e-enhance ng enerhiya. Ngunit kung wala naman kayong red na orasan, pwede nyong ilagay ang dahon ng laurel sa pulang pouch o kaya naman ay ampaw bago mo idikit sa likuran nito para mas malakas ang enerhiyang hahatakin nito. Mas malakas ang ibibigay nito at ipapasok nitong swerte. At sa paglipas ng bawat oras, magugulat ka na lamang sa blessing na ipapasok nito sa tahanan mo. Kaya't kung ikaw ay naghahangad ng biglaang pera, malupit ang blessing. Ito na ang sagot sa matagal mo nang pinapanalangin. Lalo pang't ginawa mo to ng September 11 ng alas 9 ng gabi, para sa ganun, mas ma-attract mo ang swerte, mas matawag mo ang biglaang pera at magugulat ka na lang na magiging maluwag ang daloy ng kaperahan sa buhay mo. Tandaan mo ka, money magnet, na kapag ikaw ay malakas mag-manifest at malakas mag-attract ng positibong enerhiya, ang lahat ng bagay na hinahangad at inaasam mo ay maaari mong makuha. Sigurado ako dyan dahil halos lahat ng minanipes ko, halos lahat ng inatrak ko ay napasakamay ko na. At yan lamang po mga kamani magnet ang pangpaswerteng ritual natin sa araw na to. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, mag-subscribe, i-like at i-share ang video ito. Thank you very much!